morning sa inyo. Ngayon is aanuin natin kung paano disiplinahin or paano kagad pumasok yung mga ibon natin. So yung first na gagawin is gumawa ka ng ano nila, parang call time, ay parang call voice nyo, call voice, kung paano sila pumasok. Just like example nyan is pagpipito natin sa mga ibon. Yun, gayong gawin nyo is papakainin nyo yung mga ibon, tapos sasabihin nyo yung parang ganun siya, mga kalapatids, para meron silang sariling call time na pag once na narinig na nila yung pitong yun is oras na para kumain, oras na para pumasok. Ganun yung mga kalapatids. Second dun is pakainin nyo sila na masarap at alagaan nyo. Yun yung maganda mga kalapatids, para hindi sila maging matigas yung ulo, lalo na sa race. Maraming mga ibon ngayon na tumatambay pa ng 10 to 20 minutes sa taas ng yero. Kasi alam nila is ganyan yan. Pangit yung proseso ng pag-alaga niya sa atin. Tambay muna tayo dito. Parang ganun yung nasa isip nila mga kalapatids. So yung pangatlo dyan is disiplinahin yung mga ibon. Kasi merong conflict yung pag-aalaga ng maayos sa pagdidisiplina. Kasi yung pagdidisiplina is kailangan natin disiplinahin yung mga ibon natin kalapatids, huwag natin silang ibibaby. Parang yung ididisiplinahin mo pero yung parang merong konding ano lang, pag-aalaga lang. So just like ano, katulad yan, dati ako hindi ako marunong talagang magpapasok ng mga ibon. So yung ginagawa ko is papaliparin ko sila ng 12 o'clock kasi tumatambay pa sila katapos ng low flight kung 9 o'clock. So hanggang 12 o'clock sila, ayaw nilang pumasok. So yung ginagawa ko pagkapasok ng 12 o'clock is papaloply ko sila. Dumadapo na lang sila kahit saan saan. So ayun, bawal lang na bawal, sipag lang. So ayun, parang maaalala nila na dapat kailangan na nilang pumasok mga kalapatids. So ayun, bibigyan ko kayo ng sample dito sa mga summer ko, kakadapo lang nila. Kung paano kami magtawag or magpapasok ng mga ibon. So ayun mga kalapatids, ang tabi lang kayo dyan ha. Mga kalapatids, yung mga ibang nilalaro natin is pumasok na. Kasi alam nila yung oras eh. Tsaka yung pito ko. Pero yung mga ito, tignan natin kung papasok sila mga kalapatids. So matabay lang kayo dyan. So, ayun naman kalapatid, sa ganun lang ginagawa namin sa mga ibon namin is pipituin lang sila at kakalampagin namin yung pagkainan nila. So, yung nasa utak nila yan eh, it means na kakain na sila na masarap. Papainumin na sila ng fresh na water, parang ganun, nasa isip nila. So, ayun mga kalapatid, bago magtapos tong vlog na to is, magsha-shoutout muna tayo ha. Mag-shoutout na tayo ng 3, 2, 1. Mga kalapatids, mag-shoutout na tayo si Boss Jeppoy Lacson, Ryan, Mr. Ryan Edward Salonga, si Sir Crenzo Dizon, si Sir Renz Miranda, Sir Christian Kier Mercado, tsaka yung club sa Bamban, BRPL, Bamban Racing Pigeon Club, si Bro Nesty Lampare, yes, also known as NLR Love, si Bro Benji Velasquez, yung mga Santos clan, yung mga kamag-anak ko, shoutout sa inyo. Si Ate Joy Santos Ruby ng US. Si Sir Eman, Smith Eman.
Sir Fury Lock, Sir Shin Joya, Bosco Nantarlac, Kianyen Soriano Austero, si Sir Ariel Torres of Apalit, Pampanga, Brother John Jan Lopez Lock, taga Guagua, tsaka yung Specialized Pigeon Genetics Lock, sina Sir Shadrin Ocampo at my former teacher, June David, si Sir Ronnie Burayag, si Sir JM Dilop, tsaka si Boss Anthony B. Silop, tsaka yung kakumbine kong mabait, Bro Tikim Slop, tsaka yung mga tawid dagat supporters dyan, taas naman kay mag-like nyo to kung gusto nyo yung video na to, i-like nyo. Dito na magtatapos yung video, don't forget to like and subscribe. Mas maganda na rin kung pipindutin mo yung bell button sa tawin ng subscribe. So peace, yo! Psh!